Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Alvir. Taong 1982, sa uging Sikihor. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagmamay-ari ang pamilya ni Alvir ng isang malawak na sagingan sa Sikihor. Dahil sa kanilang kabuhayan noon, kaya na may mula pagkabata, hindi niya naranasang magtrabaho kagaya ng iilan sa mga kaibigan niya. Bagaman payak ang pamumuhay sa kanila noon, kabilang ang kanyang pamilya sa may maayos na estado sa lugar na yon. Marami ang tumitingala sa kanila, gawa ng bukod sa mababait ang mga magulang niya, marami rin silang koneksyon pagdating sa negosyo. Tandang-tanda nga niya noon, tuwing sumasapit ang araw ng gapasan, halos lahat ng tao sa kanilang baryo pumupunta sa kanilang lupain para makigapas. Sa harapan ng kanilang mga kakilala, napakabuti ng mga magulang niya. Pero ayon kay Alvir, tuwing sila-sila lang noon ang nag-uusap, doon talaga lumalabas ang mga totoong ugali nito. Matapobre ang kanyang mga magulang, yung tipong kapag mahirap ka, wala kang karapatang magsalita kahit may punto ka. Hindi rin yung gaanong nakikinig sa payo ng mga kapatid niya na parabang porke sila ang pundasyon ng kanilang pamilya, wala na sa kanilang puwang ang magkamali. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't napakalayo ng kanyang loob sa mga ito. Matagal na rin niyang inaasam na makatungtong sa tamang edad para lumayas na siya roon at mamuhay ng mag-isa. Subalit dahil sa 16 na taong gulang pa lamang noon si Alvir, kung kaya't kinakailangan niya pa rin magtiis ng halos 2 taon. Upang hindi siya gaanong maimpluwensyahan ng kanyang mga magulang, araw-araw siyang tumutungo sa tahanan ng kanyang mga kaibigan para makipaglaro. Bagaman walang-wala ang mga ito sa buhay, di hamak na likas na mabubuti ang mga magulang nito. Kung tutuusin, mas nararamdaman niya pa doon ang pagmamahal ng isang tunay na ama kung ikukumpara sa pagpapakitang tao ng kanyang padre de pamilya. Kahit alam na ng mga magulang ng kaibigan niya ang tungkol sa dinadanas niyang problema, nananatili pa rin yung tapat sa kanyang ama. Palagi siya nitong sinasabihan na huwag nang gawin ang kanyang nais sa kadahilan ng wala namang magulang ang naghahangad ng ikakasama ng anak nila. Kapag naririnig niya ang ganoong paliwanag, tumatalikod na lamang siya habang patuloy na namumutawi sa kanyang isipan na tunay ngang hindi nito nagagawang maunawaan ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, nagpatuloy ang pakikisama doon ni Alvir, gawa ng sa bahay na yon, nakakaramdam siya ng saya at pagkakontento. Sa halos 6 na buwang pabalik-balik niya sa tahanan ng kaibigan niya, tila bang nagawa na yung mapansin ng kanyang ama. Isang araw, nang akmang papaalis na siya sa bahay nila, nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong pigilan habang inilalahad ang mga katagang. Huwag ka na munang bumisita sa kaibigan mo. Hindi ka ba nagsasawa, Alvir? Hapon-hapon kang pumupunta roon. Baka naman may natitipuhan kang babae sa pamilyang yon. Sabihin mo lang, kakausapin ko to para sa'yo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla namang kumunot ang kanyang noo sa kadahilan ng alam na niya ang binabalak ng kanyang ama. Kung hindi nito pagsasabihan ng masama ang pamilya ng kaibigan niya, paniguradong gagawa yun ng hakbang para iwasan siya ng mga ito. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat sa kanilang baryo, yun lang talaga ang nag-iisang kaibigan niyang halos kapatid na ang kanyang turing. Para hindi na mas lalong humaba pa ang kanilang pag-uusap, nagdesisyon siyang manatili na lamang sa bahay nila. Habang nakaupo siya sa isang tabi, kabilin-bilin na ng ama niya sa kanya ang pagdating ng lolo niya noong mismong araw. Matapos naman itong marinig ni Alvir, hindi naman niya maiwasang magulat gawa ng sa tinagal-tagal na hindi nito pagbisita sa kanila, tila bang nagkaroon na yon ng oras.
Taliwas sa pag-uugali ng kanyang ama, ibang-iba ang lolo niya. Kung ang ama niya ay palaging tutok sa negosyo, ang lolo naman niya palaging naghahanap ng mga bagay na magbibigay dito ng kasiyahan. Hindi rin pangkaraniwan ang pinanghahawakan itong estado gawa ng sasikihor, kabilang yon sa mga dalubhasang manggagamot na pinagpapakonsultahan ng maraming tao. Makalipas lamang ang ilang oras na paghihintay, nasipat niya ang isang matandang naglalakad na merong kasamang batang halos kasing edad niya lang din. Pagpasok nito sa bahay nila, agad naman yung sinalubong ng ama niya. Konting kwentuhan, tawanan at matapos siyan, dinala na nila ito sa silid na maaari nitong tuluyan. Sa loob lang ng ilang araw nitong pagbisita, palagi naman siya nitong nilalapitan para kausapin. Noong una, wala naman siyang nakikitang espesyal sa lolo niya, subalit nang masipat niya yung dumakip ng dalawang ahas na nag-aaway sa labas ng bahay nila, doon na siya nagkaroon ng interes na malaman kung ano ang ginagawa nito. Habang abala ang lolo niya sa paglalagay ng mga ahas na yon sa dalawang sako, dali-dali naman niya yung nilapitan para tanungin ito. Lo, ano ho ang gagawin niyo dyan? Kaswal na tanong dito ni Alvir. Nang marinig naman yon ang matanda, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Ay, wala ito, iho. Gagamitin ko lang ito sa mga gamot na ginagawa ko." Halika, sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo mga bagay na pinagkakaabalahan ko. Nang marinig naman ni Alvir ang sinabi ng matanda, hindi na siya nag-alangan pang sumunod doon. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa loob ng kanilang tahanan, pansin na pansin naman niya ang batang kasama nito na parabang palaging seryoso. Sa loob ng ilang araw nitong pananatili sa kanilang lugar, hindi niya pa yun na silayang tumawa man lang o makipag-usap sa mga kapatid niya. Palagi din yung nakadikit sa matanda na parabang wala yung kakayahang magpasya para sa sarili niya. Sa pagdating nila sa loob ng silid nito, bumungad kay Alvir ang napakaraming garapon na nakahilera sa aparador. Bawat isa sa mga garapong yon ay naglalaman ng mga langis na merong mga patay na katawan ng halaman, insekto at mga hayop. Pagkuha ng lolo niya sa isang garapong walang laman, dahan-dahan naman itong hinugot sa sako ang nahuli nitong ahas at kasabay nito ang pagkagat nito sa ulo ng ahas. Matapos yung gawin ng kanyang lolo, dahan-dahan naman yung inilagay sa garapon para ibabad sa mga dala nilang langis. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala na yung gaanong ginagawa, minabuti nilang mag-usap sa loob ng silid. Ayon sa matanda, kaya lang naman sila napabisita sa kanilang tahanan, gawa ng nakaramdam ito ng panganib na dahan-dahang lumalapit sa ama ni Alvir. Alam nitong maraming masasamang bagay ang ginagawa ng kanyang anak, pero hindi naman niya yun maaaring hayaan na lang, lalo pat kung meron naman siyang magagawang paraan. Mariinding inilahad ng lolo niya sa kanya na sa lahat ng anak nito, tanging si Alvir lamang ang nagmana ng pagkakaroon ng interes sa mga lihim na karunungan. Sapat nang basihan ang paglapit niya rito noong masipat niyang may ginagawa yung milagro. Magmula kasi sa kanyang ama na siyang panganay ng anak ng lolo niya, purong hangad na nito ang mga bagay na temporal kagaya ng pera at mga kalayawan. Ni isa, wala siyang nakitang karapat dapat magmana ng karunungan niya. Nang tumungtong na ang mga ito sa edad kung saan maaari na silang makapag-asawa, hindi naman niya yun pinigilang bumukod. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ipinakilala kay Alvir ang bata nitong kasama. Doon niya napag-alaman na kagaya niya, anak din ito ng kapatid ng kanyang ama. Matapos naman niyang marinig ang tungkol doon, minabuti na lamang niyang manahimik habang patuloy na nakikinig. Bata ka pa, apo, pero kitang-kita ko na sa mga mata mo
ang kagustuhan mong umalis sa poder ng mga magulang mo. Bukas ang palad ko para sa'yo. Sabihin mo lang, isasama kita pag uwi namin. Mas mabuti nga yung tatlo na tayo sa bahay, para naman masaya, hindi ba? Wika ng lolo niya sa kanya. Nang marinig naman ni Alvir ang sinabi ng matanda, tila bang doon mas lalong lumiwanag ang kanyang pag-asa na matagal na niyang hinahanap. Aminado noon ang kanyang sarili na kahit hindi man niya sabihin sa matanda, matagal na panahon na niyang inaasam na makatakas sa poder ng mga magulang niya. Subalit para makasiguro na mga mabubuting tao ang kanyang masasamahan, naglatag siya ng mga kasunduan. Ayon kay Alvir, kapag napatunayan ng lolo niya na isa talaga yung albularyo na tumutulong sa mga tao, sasama siya rito. Kinakailangan niya ring malaman ang lakas nito, nang sa gayoy kapag mas lalo pa siyang nahumaling sa panunuklas ng mga lihim, alam niyang malakas din ang kakayahang kanyang tatanganin. Matapos naman itong marinig ng matanda, ngumisi lang naman yon habang nananatiling nakatitig sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na silang lumabas sa silid nito. Pagsarado nito ng pinto, bigla namang bumungad ang kanyang amang kanina pang naghahanap sa kanila. Medyo kinakabahan noon si Alvir, gawa ng kapag nakita nito ang mga koleksyong garapo ng kanyang lolo, paniguradong magagalit yun sa kanila. Subalit pagbukas nito ng pinto, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang bumungad sa kanila ang silid na pinagtulungang ayusin ng mga kapatid niya. Pangkaraniwang silid lang yon na animo yung mga garapong nakapaligid sa mga aparador ay bigla na lamang naglaho na parang bula. Matapos naman yung masilayan ng kanyang ama, agad naman itong isinarado ang pinto habang inilalahad sa lolo niya na malapit ng sumapit ang gapasa ng saging. Sa pag-alis nito, minabuti nilang tumungo na muna sa labas ng kanilang tahanan para magpahangin. Lumipas ang mga araw, dahan-dahan namang nagbabago ang pananaw ni Alvir ukol sa mundong kanyang kinagagalawan. Dahil sa mga bagay na itinuturo ng kanyang lolo sa kanya, nalimot na niya ang palagi niyang ginagawang pagbisita sa bahay ng kaibigan niya. Ayon dito, iwasan niya munang tumungo sa kung saan saang lugar hanggat hindi pa natatapos ang gapasa ng saging. Yun kasi ang hudyat ng kanilang mga kalaban para unti-untiin ang bawat miyembro ng pamilya ng kanyang ama. Siyempre, kabilang dito si Alvir. Para masiguro ang kaligtasan nila, napagpasyahan ng lolo niya na maglatag muna ng mga pangontra papaikot sa bahay nila. Saklaw nito ang mga pangontra laban sa iba't ibang uri ng mga nilalang na nagdadala ng masamang presensya. Ipinagtapat din ito sa kanya na sa mga oras na yon, hindi pa niya nagagawang matukoy ang pinakakalaban nito. Maaaring isa yung aswang, mambabarang o ano pang nilalang na nasagasaan ng kanyang padre de pamilya. Naniniwala kasi ang lolo niya, bukod sa sagingan, meron pa yung ibang negosyo na tinatago nito sa mga tao. Sa pagsapit ng unang araw ng gapasan, habang abala ang mga trabahador ng kanilang pamilya, itinuon naman ni Alvir ang kanyang wisyo sa pagtulong sa lolo niya. Naging katuwang siya nito sa pagbabao ng mga pangontra papaikot sa bahay nila, maging sa pasimpleng pagpapasuot ng mga panangga nito sa kanyang ina at sa mga kapatid niya. Matapos nilang maisakatuparan ang mga bagay na yon, wala na silang ibang ginawa kundi ang magmasid. Sa pagsapit ng ikalawang araw ng gapasan, doon nila nasilayan ang iilang mga panauhing may mga kaduda-dudang galaw. Bagaman malayo ang mga ito sa kanilang tahanan, ramdam na ramdam ng lolo niya ang bigat ng mga presensya nitong dinadala. Dahil sa paglitaw ng mga nilalang na yon, agad naman niyang inutusan itong si Alvir na siguraduhing hindi aabutan ng gabi sa labas ng bahay nila ang mga kapatid niya. Subalit dahil sa dihamak na mas matatanda ang mga ito sa kanya, bigo siyang yon ay payuhan.
Sa paglipas ng mga araw, habang abala sila sa kanilang ginagawa, napansin nila noon ang mga kakaibang ikinikilos ng kapatid niya. Dahil dito, nagkaroon ng hinala ang kanyang lolo na maaaring naimpluwensyahan na ito ng mga kalaban nila. Upang hindi lumala ang sitwasyon, agad naman niya yung ginamot, subalit dahil sa katigasan ng ulo ng kapatid ni Alvir, bigudin niya yung matulungan. Ilang beses niya pa yung sinubukang piliting gamutin pero lahat ito tinatawanan lamang ang mga bagay na kanyang sinasabi. Hindi naglaon, nang wala nang magawa ang lolo niya, itinuon na lamang nito ang kanyang wisyo sa paghahanap sa nilalang na may sala. Subalit, dahil sa dulas nito at sa dalang nitong magparamdam sa kanila, kung kaya't bigo naman ang lolo niyang yon ay mahuli. Isang araw, pagising ni Alvir, doon na lamang niya nalaman, binalot na pala ng matinding karamdaman ng kanyang ama. Nadatnan niya yung nakaratay sa silid, nag-aagaw buhay at animo'y hindi na makakilala. Pilit naman yung tinulungan ng kanyang lolo gamit-gamit ang mga gamot na tanga nito kung kaya't kahit papaano nagawa naman niya yung mailigtas sa tiyak na panganib. Sa loob ng halos isang linggo, maraming sakripisyo at alay ang kanilang ginawa, masiguro lamang na tuluyang mapupuksa ang iniinda nitong karamdaman. Naging sulit naman ang lahat ng paghihirap nila, gawa ng hindi naglaon, muli yung nanumbalik sa normal nitong estado. Dahil dito, inakala ng kanyang lolo na tapos na ang problema sa bahay nila, subalit nagkamali siya. Sa pagtatapos ng araw ng gapasan, habang kumakain sila ng hapunan, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang panlilisik ng mga mata ng mga magulang at kapatid ni Alvir. Nag-umpisa na din yung isuka ang kanilang mga pagkain na animoy kani-kanina lang, sarap na sarap pa ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla na lamang yung nagsitayuan, dahang-dahang naglakad patungo sa likurang bahagi ng kanilang tahanan na parabang meron doong tumatawag. Paglabas ng mga ito, agad naman nila yung sinunda ng kanyang lolo at kasabay nito ang pagbungad sa kanila ng pamilya ng kaibigan niyang palagi niya noong binibisita. Nakangisi ang mga nilalang na yon na parabang nagawa na nitong maisakatuparan ang kanilang mga binabalak. Matagal ko na tong hinihintay. Sa wakas, mapagbabayad ko na din ang mga demonyong itong nagkatawang tao. Ikaw, Alvir, wala ka namang ginagawang masama sa amin, kaya pinapalaya na kita. Wika ng padre de pamilya ng kaibigan niya. Matapos namang marinig yon ang kanyang lolo, agad naman yung nagbanggit ng mga buhay na salita at kasabay nito ang dahan-dahan itong paglapit sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Paulit-ulit nitong sinisindak ang mga nilalang pero imbis na pangilagan siya nito, tila bang hindi man lang yon nakakaramdam ng anumang kilabot sa kanilang katawan. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng kanyang lolo ang mga bagay na nasisilayan nito, doon na nito inilabas ang kanyang punyal na palagi nitong ibinababad sa langis na pinagbababara nito ng ahas. Pagsilay ng mga aswang sa gamit nitong ipinakita, bakas sa pagmumukha ng mga ito ang labis na pagkabahala. Huwag niyo akong susubukan! Pakawalan mo ang pamilya ko! Sigaw ng kanyang lolo. Nang marinig naman yon ang ama ng kanyang kaibigan, bigla naman itong tinadyaka ng kanyang ama at kasabay nito ang walang pagpipigil nitong pagsugod sa kinaroroonan ng matanda. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagbubuno sa kanilang dalawa na halos agad mo namang makikita kung sino ang may lamang sa nagaganap na labanan. Bagaman matanda na ang lolo ni Alvir, nakapagtatakang hindi yon kayang mapangibabawa ng aswang. Lahat ng pag-atake nito ay madali nitong nasasalag na parabang pagdating sa pisikal na lakas, halos magkapantay lamang sila. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, kayang pahilumin ng lolo niya ang anumang pinsalang natamo nito.
Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala nang nagawa ang ama ng kaibigan niya kundi ang sumuko sa matanda. Pagtama ng punyal nitong ibinato, agad naman yung bumaon sa tagiliran ng aswang na siyang naging sanghi upang mapasigaw yon ng napakalakas habang humihingi ng tulong. Bago yun kitila ng buhay ng lolo niya, nakapagbitaw pa yon ng sumpa na siya namang mabilis ang sumakop sa kanyang pamilya. Matapos ang mga pangyayari, agad namang tumakas ang mga kasama ng lalaki, tangan-tangan ang mga magulang at kapatid ni Alvir. Hindi na nila yun nasundan, gawa ng bigla na lamang yung naglaho sa gitna ng kadiliman. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, inilibing nila ang napaslang na aswang ng lolo niya nang nakabugsok ang ulo nito sa ilalim ng lupa. Ayon sa kanyang lolo, kaya nila inilibing yon sa ganoong sitwasyon upang maiwasang muling bumalik sa katawan nito ang kanyang espiritu para maghigante. Paniniwala na kasi yon ng mga albularyong katulad niya nang sa gayoy masigurong ang mga napaslang nilang mga nilalang ay hindi na babalik pa. Sa pagsapit ng umaga, pinuntahan nila ang bahay ng kaibigan niya pero bigo na nilang madatnan yon doon. Kung kani-kanino na din sila nagtanong, ngunit ni isa sa kanyang mga kababaryo, wala nang nakapagsabi. Lahat na siguro ng pamamaraan sa pagtunton ay kanila nang sinubukan, subalit nanatili pa rin silang bigo. Pagkaraan ng isang buwan, nagdesisyon na ang lolo niya na iwan na ang kanilang pamamahay. Ibinahagi niya din sa mga kakilala nito ang may iwan nilang lupain nang sa gayoy maiwasan ang anumang sigalot na merong kinalaman sa lupa. Nais din sanang manatili roon ni Alvir kahit mag-isa na siya, subalit hindi siya pinayagan ng kanyang lolo. Pagkaraan ng isang taon, paunti-unti na niyang nalimot ang tungkol sa mga nangyari, subalit nang tumungtong noon ang kanyang kaarawan, muli na namang nagparamdam sa kanya ang kanyang kaibigan. Ito ang naglahad kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya, alinsunod sa parusang iginawad sa mga ito. Ayon sa kaibigan niya, 2 buwan lang ang itinagal bago nila yun kitila ng buhay. Bagaman alam niyang napakahirap nito para kay Alvir na tanggapin, pinili niya pa rin yun ay ilahad, alang-alang sa ikatatahimik ng kaluluwa nito. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, Alvir. Pero ang sa akin lang, huwag ka na sanang umasang buhay pa ang pamilya mo. Patay na sila, bunga ng kasalanan kanilang ginawa. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko sa'yo, ito na ang huli nating pagkikita. Paalam kaibigan, masakit man to para sa akin, alam kong ito ang nararapat. Wika ng kaibigan niya. Nang marinig naman yon ni Alvir, wala na siyang nagawa kundi hayaan na lamang yung umalis papalayo. Sa paglipas ng mga taon, itinuon niya ang kanyang wisyo sa pananaliksik ng mga lihim na karunungan. Habang tumatanda itong si Alvir, daladala niya ang puot buhat sa hangaring maipaghigante ang mga magulang niya. Nagawa naman niya yung may isa katuparan pero hindi nito napabago ang kanyang sarili. Yung ginawa niyang paghihigante, animoy nagdulot lamang ng karagdagan pang problema. Gayunpaman, kahit napaslang na niya ang sarili niyang kaibigan, nanatili pa rin siyang matatag at walang pinagsisisihan. Para sa kanya, anuman ang pagkakamali ng kanyang pamilya, hindi pa rin nararapat sa mga ito na paslangin ng taong hindi naman nagpakain sa kanila. Hanggang dito na lang ang kwento ni Alvir. Marami pa sana siyang ibabahagi, subalit para sa kanyang kapayapaan, nais na lamang niyang manahimik. Alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon, nananatili pa rin sa kanyang isipan kung ano ba talaga ang naging rason ng mga aswang para patayin ang kanyang pamilya sa nagawa nitong palaisipan na kasalanan. Okay, opinion ko sa kwento. Oo nga naman,
Bakit sobra-sobra kung gumante yung mga aswang na yun sa buong pamilya ni Alvir? Alam nyo, sa palagay ko, meron tong naargabyadong aswang o di naman kaya merong napatay itong tatay niya na ayaw na lang ipasabi ng mga magulang nito sa kanya. Diba, ni Alvir? Kasi isipin ninyo, bukod sa sagingan, sabi ng lolo niya, marami pa yung negosyo na hindi pinapaalam. Alam nyo, sa tingin ko, meron talaga itong nasagasaang pamilya. O hindi naman kaya, meron talagang napatay. Pero ang nagustuhan ko sa kwento na to, yung angas ng lolo ni Alvir. Kasi isipin ninyo, naramdaman niya na merong paparating na panganib para sa anak niya. So anong ginawa niya? Pumunta siya ron para sumaklolo. Kaso nga lang, siguro matindi talaga itong aswang na to, kaya hindi kinaya ng lolo niya eh. Diba? Pero di naman namatay yung lolo niya. Yun nga lang, hindi na ipagtanggol yung pamilya. So, mautak tong lolo niya, inisip na lang na, apo, kaysa madamay tayo dito, umalis na lang tayo dito sa bahay na to. Kasi nga, nakalabang ko na eh. Doon nakuha niya yung padre de pamilya ng pamilya ng mga aswang. Ang kaso nga lang, nakuha yung buong pamilya nila. Nila Alvir, diba? So, parang one is too many, ganun yung nangyari. So, para hindi na lumala pa yung sitwasyon, para hindi na sila madamay na maglolo, naisipan na ito na umalis na lang. Yun lang yung pinaka nakita kong magandang ginawa ng lolo niya. Sayang lang, no, hindi na expose o hindi na sabi kung ano pa yung mga nilalaman ng garapon tsaka kung ano yung bisa nun. Kasi parang dumaan lang yung laban eh, sobrang bilis lang eh, di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.